Ha? Oo. Limang taon na rin na nakalipas, bakit? Daddy! Daddy? Uy, teka! Ayos na ayos din itong pinagkakabalahan mo ngayon, ah. Di ba? Napigil niya suntok ni Baki! Ang bagal pa rin ang mga kamao mo. Halos nakatulog ako sa paghintay ng suntok mo. Ganun lang napatulog siya? Basta! Siguro naman alam mo kung sino ako. Di ba isasama mo na agad ang pangalan ko sa mga kasali dito sa Underground Battlefield? Oo ba? Orochi, 10 taon na rin, ha? Mula nung araw na yon, kahit sa mga panaginip ko, ay hinintay ko ang araw na ito. Itong sugat ko, saka ito, may paghihiganti ko na rin. Nasugatan dun si Nobu! Mukhang tuloy-tuloy ang pag-iensayo mo. Kung nakahakbang ka pa palapit, baka nadukot mo ang puso ko. Tumama yung isang kamao niya. Master! Ha? Yung pangalan ko, hindi mo pa naman siguro tinatanggal sa listahan ng mga kalook, di ba? Ah, syempre naman! Magagawa ko ba naman burayin ang pangalan mo? Kung ganun, Master, pwede mo siguro itapat siya sa akin para makalaban ko ang halimaw na ito. Sigurado ka na ba dyan sa sinasabi mo? Hindi lang sugat ang mukha ang iiwan ko sa'yo ngayon. Isang tiger killer? Lalaban sa pinakamalakas na nila lang? Magkakaroon tayo ng special match! Woo! Pasensya ka na, Baki. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kahit alam ko ikaw ang champion, nakalimutan na kita tuloy. Wala kang pag-asa. Ha? Huh? Hindi basta gawa-gawa lang yung pagtawag sa kanya bilang pinakamalakas na nilalang. Kilalang kilala ko na yun. Kahit ano pang mabangis na hayop ang makatapat nun, hindi niya iiwan ang buhay. Pero tandaan mo, Baki, hindi rin naman basta gawa-gawa lang ang katotohanan na nakapatay siya ng tigre. Hindi ba? Pasensya na at mauuna ako sa'yo. Basta huwag ka lang papatalo sa kanya. Tama na! Ang lakas ng tao na yun, hindi lang ordinaryong lakas ng isang martial artist. Kapag kasama kita, Yonjiro, parang paikli ng paikli ang buhay ko. Striker, into mo ang jeep dyan sa jeep. Oh! Oh, Yonjiro! Ano na naman ang kailangan mong gawin dyan sa boxing gym na yan? Batak na batak? Oo. Bilang isang ultimate fighter na martial artist, batak na siya. Malayong-malayo na siya sa nakilala niyong tao dati. Sir Orochi at Sir Ben Izu, araw-araw niya inahasa ang martial arts technique niya. At higit pa sa lakas niya at galing sa pakikipaglaban ay ang napakatinding killer instinct. Yung gana niyang tumapos ng tao. Kumbaga sa ibang tao, kasing natural lang ng gana sa pagkain. Hindi niya kayang palipasin ng isang araw na wala siyang tinatapos na tao. Manonood ka ba sa amin? Pwede kang maupo dun sa sofa na yun. Teka! Sandali lang! Ano gagawin mo dyan? Huh? Oy! Ngayon! Wala nang sino mo pwede tumakas sa inyo! Panay-boxingero ang kinulong mo?
Ano sa tingin mo mangyayari sa'yo, ha? Kung sino ka man! Huwag niyong galawin yan! Champion! Ako na lang papatol sa'yo. Sa totoo lang, mas gusto ko ang estilo na to kaysa sa boxing. May sinabi rin pala ang suntok mo. Hindi siya makatama kahit isang suntok. Champion! Hindi siya basta masisiyan at mukukontento hanggat hindi pa niya nalalagutan ang hiningang kalaban niya. Baki, sigurado ngang mahirap para sa'yo tanggapin ang mga pangyayari. Pero ipagluluto ko sa ng paborito niya para siguradong masisiyahan siya at makukontento. Ngayon siya makakatiim ng kakaibang putahe. Ganito ba ang plano mong gawin gabi-gabi mula ngayon hanggang makaharap mo sa laban si Orochi? Bukod makakatulog ulit ako ng mahimbing mamaya. Tama ba ang dinig ko? Sinasabi mo kay Dobo Orochi na hindi mo siya pinapayagang lumaban kay Yonjiro Fuma? Ayokong magkaroon ng sakripisyong di naman kailangan. Masyado mo na akong minamaliit, bata. Ang ibig mo bang sabihin, wala akong pag-asang manalo kay Yonjiro Fuma? Ganun ba? Hindi ko po kayo minamaliit. Wala po kayong pag-asang manalo sa kanya o kahit sino paman. Malinaw dito sa planetang ito na wala nang tataas pa sa langit. At malinaw na rin para sa akin na wala nang hihigit pa sa kanya. Hindi ko alam kung anong tingin mo dyan sa tatay mong yan. Mabuti pa sumama ka muna sa akin sandali. Pupunta tayo sa Shinsengkai. Buwan-buwan na namin sinasagawa ito. Ngayong panahong ito ay hindi bawal makipag-away. Ha? Huh? Doon ka sa amin. Lahat ng gustong sumubok sa akin ay binibigyan ko ng pagkakataong patimbahin ako kung kaya nila. Lahat kaming mga nag-ensayo dito sa Shinsengkai ay nagpapasalamat sa pagkakataon namin dito. Biruin mo, nabibigyan kami ng pagkakataon buwan-buwan para maging pinakamalakas na lalaki sa lupa. Pumasok ka sa loob. Silang lahat ay mga gustong sumubok na maging pinakamalakas sa lahat. Master. Bumati kayo sa Pangulo! Ama. Nandito tayo para makipaglaban. Walang silbi ang makipagbatian. Umpisa na ninyo lahat ang pag-atake sa akin. Oh! Ako! Ako! Ang galing! Baka gusto mo makisali sa amin. Total, narito ka rin lang. Baka gusto mo makaharap tayo. Ang daya naman ninyo, Mr. Orochi. Magyayaya kayo ng ganyan eh. Alam nyo namang hilig kong makipaglaban. Siyempre, hindi ko kaya tumanggi, no? Baki! Tanda mong dojo ko ito. Hindi ka lang basta-basta makakauwi ng matiwasay kung yun ang iniisip mo. Ha? Huh? Biro lang yun. Biro lang yun. Labo naman, ang lakas nyo palang mga asal ng tao. Ano bang ginawa mo? Ikinalulungkot ko, pero kinakailangan matras kayo sa laban ninyo ng daddy ko. Pakiusap! Kung di man lang ninyo maiilagan ng ganong atake, parang na rin kayo nagpakamatay kung lalaban kayo sa halimaw na yun. O sige, umpisa na natin na laban. Bakit ganun? Bali, wala ang atake ko sa kanya. Wala ka talagang alam sa mga karatista. Yung pagtatago ng maselang parte ng katawan mo bago makapaglaban. Alam ng lahat ng karatisa ang bagay na yun. Tinatago? Sa pagkakataong ito,
Ipakikita ko sa iyo ang tunay na karate! Sige! Umpisaan na natin! Makinig ka, Baki. Titirahan kita patas ang kamay ko. Siguraduhin mong tatakpan mo mukha mo. Ito na ang atake ko. Manda ka! Ah! O ano, Baki? Di ba't sinabi ko sa'yo ang takpan mo mukha mo? Hindi ako makakilos. O sige, sa katawan mo naman ngayon. Bibigyan kita ng sipa. Takpan mo naman yung katawan mo. Manda ka na ba? Ito na ako! Tatamaan ka pa rin, ha? Shuto! Nakita! Orakin! Sokuto! Teka lang, sandali! Alam mo, Baki, yung mga pinakita ko sa'yo mga teknik, 50 taon kong inensaya mahigit 1,000 beses araw-araw. Huh? Kahit sino pang walang utak na kayang gawin yon, magagawa rin niya lahat ng ginawa ko. Maging isang underground champion pa man ang makaharap niya. Ang tindi talaga. Pero kahit ganun pa man, natalo ka pa rin ng halimaw na yon. Ano pa talaga nangyari sa inyo? Walang kailangan mo. Noong napagpasyahan na kayo ni Orochi ang maghaharap para sa isang special match, sumumalom ko, baka hindi ako makabawi sa ginawa mo sa akin. Baka alam mo ba may pag-asang manalo sa akin yung taong yun? Walang martial artist na naghahamong makipaglaban kung tingin niya ay matatalo lang siya. Doon tayo maglaban sa Madaro. Natatakot ka ba lumaban sa konkreto kaharap ang isang jiu-jitsu ka? Baka kasi may makakita sa atin dito. Mabitin pa ako sa gagawin ko sa'yo. Simulan mo na! Mula nung makatikim ako ng pagkatalo sa'yo, pinag-aralan ko dahil yung lahat ng pwedeng atake sa akin. Hanggang sa natutuhan kong depensa ang lahat ng atake! Hindi ko man lang napansin ang mga atake mo noon. Pero pagkatapos ang 8 taon, basang-basa ko na ang mga galaw mo. Napakagaling! Dahil sa pagsusumikap na ipinakita mo, bibigyan kita ng katipala. O ano, gagamitin mo ba yung paborito mong teknik? Ito, ang inaasang masamang praso ko. Loko ka! Ano? Ano? Pasalamat ka. Hindi konkretong pinagsakan mo. Bakit? Pipilitin mo ba akong magkwento kung anong nangyari sa amin dalawa ng ama mong si Yonjiro Kuma? Opo. Gusto kong malaman kung bakit natalo ang isang katulad ninyo. Mukhang wala na akong lusot. Hindi naman yun isang labang kung saan naglalabang kami tapos natalo ako. 10 taon na rin ang nakakalipas. Ang galing mo naman, Dobu. Naubos na yung laman ng isang buong bote. Boss Dobu, binabati ko po kayo sa pagkakatayo ng inyong bagong dojo. Sige pa! Magdala pa kayo na magdala! Boss, sobrang na yatang nainom ninyo. Manahimik ka dyan! Sali naman ako sa inom! Ako rin! Oh. Ikaw po si Orochi. Oh. Ah! Boss Dobu! Yan ba yung sinasabi nagmamayari ng mga makapangyarihan ka mo? Wala man lang palang kwenta. Sa dami kong nainom, nahuli tuloy ng bahagyang bahagya ang reaksyon ko. Pero kung ganun, Sir Orochi, kasalanan nyo talaga. Para sa isang martial artist, araw-araw ay pakikipaglaban. Hindi pwedeng magdahilan ng kahit ano paman. Katotohanan ang sinabi mo, Baki. Masama ang loob ko na hindi ko nabigay ang hinahanap niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na siya bibiguin. Ako naman, 2 taon na akong lumalaban sa underground at naghihintay.
Hindi pa ako natatalo ni naman. Tapos ngayon, binabaliwala mo ako at ikaw ang lalaban sa kanya. Teka lang! Hindi ko basta palalagpasin kung matalo ka niya. Yonjiro. Baki! Baki! Huh? Baki, tatanungin ko lang sana kung uwi ka ng diretso ngayon. Bakit? Ha? Kasi... wala, di bali na lang. Mm-hmm. Uy, champion! Sandali lang! Champion? Oo, ano? Tayo naman! Hindi na ako makapagpigil dahil sabik na ako makaharap ka. Sakura, mauna ka nang umuwi. Bakit naman? Wala namang masama eh. Kahit hindi kasing dami nang nanonood sa battlefield, mas mabuti na rin na meron tayong audience. Di ba? Huh? Sa palagi ko, namamalik mata tong mama na to. Tara na! Namamalik mata? Uy! Uy, ako to! Si Kato to! Si Kato to! Nakita na tayo sa dressing room! Ewan ko sa'yo. Ha? Huwag ka naman ganyan sa akin, champion! Pinuntahan pa naman kita dito para makita ka lang! Eh, sinabi ko namang hindi kita kilala eh! Ano ka ba naman? Ganyan ka ba talaga? Ang pinakamalakas sa underground? Pinakamalakas sa... Ganun na nga! Kahit ganyan ang pagmumukha niyan, yan ang aming champion at pinakamalakas sa underground battlefield! Ay naku, tara na nga! Naghihintay na si Musashi! Gutom na yon. Teka! Uy, sandali! Sige ka, hindi ko sasabihin sa'yo yung bili ni Master Daechuang! Naman, no? Mama, alam mo kanina, meron na lang biglang lumapit kay Baki. O tapos, champion ang pilit na tinatawag kay Baki. Alam niyo, nakakatawa talaga yung mamang yon. Siguro na pagkama lang si Baki na isang boksingero. Ano naman ang sinabi ni Baki? Ewan daw niya, pero parang meron siyang tinatago kanina. Alam ko darating ang araw na ito, mabuti pa sasabihin ko na sa'yo. Ha? Ang ama mo ay isang ganap na ultimate fighter. Kaya naman nakipaglaban siya hanggang sa tuluyan siya namatay. Yan kasing si Baki, pareho ng mundong iniikutan ng iyong ama. Isang mundo kung saan hinahatulan kung sino ang pinakamalakas na lalaki sa mundo. Anong klaseng mundo? Ang mga lalaki daw, pumapasok sa ulo nilang lahat kahit isang beses lang na magiging pinakamalakas sa lahat. Kaya, nakikipag-away sila ng nakikipag-away. Eh bakit ganun? Ba't nilang kinakailangan gawin ang bagay na yon? Ano ngayon kung ikaw ang pinakamalakas sa lahat? Hindi ko rin nga alam ang sagot sa tanong na yan. Pero alam mo, kapag nakikita ko ang amo mo na ibinibigay ang kanyang lahat, hindi ko mapigilang humanga sa kanya. Pero bakit po? Di ba yun lang dahilan kung bakit siya namatay? Tapos sasabihin ninyong kahanga-hanga pa yun, kasi siraan na rin yata kayo, lalo na yung si Baki na yun. Panay sugat at galos lang ang katawan niya. Ano ba napapala nila sa ganun? Paano? Umaga na ako babalik, ha? Sige ka, hindi ko sasabihin sa'yo yung bili ni Master Daechuang. Ano kaya yun? Yung banday lang kung bakit nagtatakbo ka papunta rito? Pasensya na po, naka-istorbo yata. Hindi problema sa akin yun. Mas mabuti na rin nasabi ko sa'yo mas maaga yung balita. Yung araw na maglalaban si Yonjiro at si Orochi, gusto ko sana ikaw lumaban sa main event. Ha? Huh? Naitatapat ako sa'yo isang natatanging challenger. Baka magulan si Yonjiro at si Dobo kapag nalaman nila kung sino. Binali ang buto niya sa leg. Nasisiguro kung yan nga yung hinahanap na nawawalang tigre mula sa sirkus. Bakit kaya dito iniwan? Hindi ginamitan ng sandata.
Meron pa bang kayang pumatay ng tigre sa sarili niyang kamay? Doktora, saan kayo pumunta? Nanghuli lang ako ng mabangis na hayop.